good day mga ka-farmers, mga kasaging. Again, I'm showing here the banana variety na tumudok. So medyo maliit lang siya, hindi siya ganun kataasan. Yan, ito maliit na siya, ito yung bunga niya. Ang nakita natin dito is madali siyang mabali. So we have to support that with a bamboo. Ito yung tumudok variety ng banana. So hindi siya masyadong kataas compared dito sa ito, ang lagkitan. Lagkitan variety masyado siya mataas. Ito naman ang tumudok variety. So yan. Yan. Tumudok variety. Ito po ang aming tumudok banana. Hello mga ka-farmers, nandito tayo sa ating farm. I'm just showing, nandito ipapakita natin yung senorita variety ng banana. So ito yung ating senorita variety ng banana. Maliit lang siya ang banana tree. So ito po ang aming senorita. So, naka-intercrop siya sa mga fruit-bearing trees. Okay. Senorita variety. Hello. Good day, mga farmers. Ito po ang lagkitan na variety ng banana. So banana with the lagkitang variety. So we can see na masyadong malaking puno siya. So yan ang kwan, ang bunga niya. Ayun. Ayun ang kanyang bunga. So this is the lagkitang variety of banana. Masyadong malaki, mataas. So yan, yan po ang lagkitan variety. Lagkitan variety. Masyado mataas yung puno. Parang kasing tasya ng saba. Yeah. Ito po ang lagkitan variety. Good morning. Nandito tayo ngayon sa cacao plantation, cacao intercropped with banana. Sa ngayon, kumukuha tayo ng mga saha for planting para mailipat namin. At the same time, gusto namin bawasan ang mga saha para at least ma-maintain namin yung at least 3 to 4 per puno na saha. So, nag-reduce kami ngayon ng mga saha para i-replant namin sa ibang area. So, ito yung one means na para maging malaki ang mga ang mga banana natin. I-maintain natin yung at least 3 or 4 na puno lang siya per spot. Ito po naka-intercrop siya sa cacao. So ni-reduce namin para magkaroon pa rin ng sunlight sa loob ng cacao. Kailangan pa rin ng cacao ng sunlight eh. So yan, nag-reduce kami. Kumukuha kami ng mga saha, ang saging.
So ito po, medyo malaki na siya pero maganda siya para mataas na yung kwa niya, mataas na yung chances na mabuhay siya, less than mortality. So yep, yan. So, buka kami ng isa uli. And then after that, kailangan namin alisin yung ibang down sa taas. For planting mamaya. And then after makakuha ng saha, kailangan namin ibalik yung lupa around the banana tree para hindi siya mabuwal. Lang, ganoon lang kasimple ang aming method dito sa aming farm. Ayun, magaya na pili mo, matibay ka magpili. Good morning guys, this is Winnie. I'm currently outside the country. Welcome to my farm in the Philippines. So this is my farm where I am planting high value crops that include cacao, pili, mango, coconut, mangosteen, lanzones, all the high value crops. This is my extension for my real estate investment in Canada. So here you are. It's a beautiful day. We are harvesting right now some banana, Alakatan variety and the Latundan variety. Okay, just keeping in touch. Thank you. Bye for now.